Hello mga K-Rider! Welcome back to my YouTube channel. Ito nga pala ang inyong e-mobility guru, Mr. Boo. And today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba pumili ng inyong electric scooter or kung ano nga ba ang mga electric scooter na kailangan ninyo na suitable para sa inyo. So based sa mga nakikita ko sa mga Facebook, sa group natin, sa SQ, sa mga ibang group ng mga electric scooter, marami na nagtatanong kung ano nga ba ang mga mas magaganda. So today's video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba ma-check or paano nga ba tumingin ng electric scooter na suitable para sa inyo. Okay, so regarding sa mga kailangang tingnan natin sa mga specs ng electric scooter or kailangang i-consider, first is motor. So sa specs, makikita natin ng motor or what we call motor wattage. So may mga iba-ibang watts ang motor. So may mga start ng electric motor is 250, 350, 500 watts, 1000 watts at higher hanggang 12 kilowatts yung mga malalakas ng motor. So sa mga usual na electric scooter, naglalaro lang siya around 250, 350, 500 and 1000 watts to 3000 maximum. Okay, next naman is yung battery. So sa battery, malalaman natin yan kung ilang volt siya. So hindi lang basta-basta kailangan tignan natin yung voltage ng electric scooter. Kailangan din natin tingnan kung ilang battery capacity meron siya. Kahit sabihin natin mataas yung voltage niya, pero mababa yung battery capacity niya, so parang hindi rin balance eh. So kailangan balance ang kanyang battery voltage at the same time yung battery capacity niya, which is yung Ah. Ano nga ba yung amp hours? Okay? So amp hours sa battery is yung battery capacity. Gaano nga ba katagal maubos ang battery? So makikita natin mga 36 volts, 15 Ah, 15 amp hours, mga ganun. So yun, tumutukoy yun sa battery capacity. So sa pag-choose ng electric scooter, kailangan tingnan na rin natin yung mga specs na to. The more mas mataas yung amp hours, the more mas mataas ang capacity, the more range ang matatakbo ng isang electric scooter. So next naman is yung sa quality ng electric scooter. So may or quality or yung mga additional na features ng isang electric scooter. Karaniwan ngayon, yung mga first na mga batch ng mga electric scooter, ang mga nilabas nila is mga gaya ng ES1, ES2. Meron sila mga suspension sa harap or sa ES2, I think meron ding suspension sa panglikod or ES4 ata. So, pero ngayon may mga electric scooter na which is yung mga katulad ng mga ganito na meron na siyang talagang as in mga suspension na magaganda. Like sa mga 0, 010X, mga ganon, mga Blade, ano pa ba yung mga ibang electric scooter, mga E10, mga ganon, pero sa likod lang yon. Meron din yung mga iba, may harap na pang suspension. So yun yung mga features na kailangan i-consider nyo kapag ka mamimili kayo ng electric scooter. At the same time, yung quality at yung kung sino nga ba ang gumawa or nag-manufacture nito. Karaniwan ng mga tao nagsasabi na hindi na okay lang kapag China made, mga ganun. Minsan ang mga manufacturer kailangan i-consider din, like yung mga Segway 9bot, iba yung mga quality ng mga gawa nila. So yung mga 0, 10X, mga ganun, mga kaabo, hindi lang sila basta-basta high end or sabihin mo lang oy binabayaran lang yung kanilang brand or something. Hindi lang yun eh. It's not just their names but their way kung paano nila i-manufacture yung mga materials na ginagamit nila at kung paano nila ginugugol yung oras at research nila para na makabuo ng safe and good quality of electric scooter. So yan mga ka-e-rider. So kapag kapipili po kayo ng inyong electric scooter, next time, tingnan nyo ang specs, tingnan nyo ang motor, kung ano nga bang bagay sa inyo. Ngayon, yung battery niya, and then yung mga specifications or mga features niya, then masasabi mo kung ito yung gusto mo based dun sa mga nandun. I also tip sa inyo, hindi naman kailangan yung sobrang bilis. Dito sa UAE, usually lang ang allowed na speed is 20 kilometers per hour sa mga electric scooter. So may mga iba kasi na super mabibilis, which is yung parang sa mga scooter namin, matakbo ng 30 to 40, hindi naman talaga siya allowed.
Pero yun niya lang, gusto lang talaga namin mo pabilis. Pero kung isa kang klase ng e-rider na kailangan mo lang pang commute, so okay ka lang sa mga katulad ng Ninebot Max, Xiaomi Mi 08X, meron din yung mga iba like Ion Motor, yung mga ako ng mga Ion Motors like Blade 10, mga ganyan, yung mga tamang pang commute lang pagka ikaw ay mahilig, ginagamit mo lang siya pang commute. So usually kasi sa akin, ang pinakaunang electric scooter ko, which is I know na medyo maganda ang quality, is Ninebot Max, at the same time yung mga Xiaomi. Sa Xiaomi hindi pa ako masyadong ano, pero may kasama sa mga tropa ko, mga inaayos ko na rin, is mga Xiaomi. Pero mas nag-ano talaga sa akin is Ninebot Max, which is meron siyang range. Range niya, malayong range niya, since meron siyang battery capacity of 15.3 Ah, 36 volts siya, 350 watts. Also yung built-in ng ano niya, build ng electric scooter niya is quality talaga, matikita mo. Regarding naman sa tire, meron siyang, I don't know kung anong tawag doon, basta meron siyang gel type, so anti-puncture siya. Pagka nabutas yun, parang mag self-healing siya, matatakpan yung butas na yun. So on flat, wala kang masyadong worries. So regarding naman sa kanyang quality, rigid naman lahat, aluminum alloy talaga yung mga ano niya. So yun yung isang I think recommended for commuters. The same time, mga gusto na rin magkaroon lang personal just for having fun and everything. Sa Xiaomi naman, sa Xiaomi hindi ko masyadong maganda siya, pero parang medyo ano lang, pang kumbaga para sa akin, pang ladies electric scooter siya. So hindi siya ganong kabigatan, pero may range din naman siya. At the same time, quality rin yung pagkagawa ng electric scooter. So that's it mga ka-e-rider for today. So next time naman, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga parts ng electric scooter. Don't forget to subscribe. Click the button para lagi kang updated. See you on the next video. Ito nga pala ang inyong e-mobility guru, Mr. Boo. Create, enjoy, and ride. See you mga ka-e-rider.